So ayan guys, itutuloy ko na yung pag-assemble dito sa kabila. Right front. Okay, ready nang i-torque. Paglagyan yung ilaw. Ayan. Hindi niya mamagnet. Nakaset na yung torque wrench sa 100. Ayan. Makita kasi 100 ang torque ng caliper bracket, 100 foot-pounds. Ayan. Post follow-up. Ayan. Sa follow up. Ayan. Okay. Kabit ko na yung mga brake shoes components. Tulad ng dati, nilagyan ko ng anti-seize dito. Kabilaan. As a lubricant. Okay. foot-pounds. Ayan. Pull up. Ayan. Kung masyadong maigpit, baka mabali, matukol. Double check yung mga parts kung may kabit bala. Maayos. Yan naman. Super. So, susunod ko na yung gulong. Ayan. And guys, naiset ko na yung gulong. Ready ng i-torx. Ayan. Ang torx pala nito 80 foot-pounds. Ayan. Pa-follow up natin yan after 100 kilometers yung natakbo niya. Kailangan i-check up lalo na yung mga alloy wheels, aluminum yan. Kailangan i-follow up yung wheel torques after 100 kilometers. Okay. Day 4. Pipintura ko dun sa likod. Malamig. Okay. Yan muna guys. A few moments later. Ito yung ganap sa day 4 guys. Pinturahan ko na yung caliper sa likod. Yan. Assemblein ko na bukas. Day 5.
Naabot ako ng hanggang alas 6. Yung sa kabila, assemblein ko din yung bukas. Tapos, kakarawas ko siguro, maraming overspray. Malikabok. Para ma-release na natin. Bukas siguro, mga hapon o mga bandang alis 5. Pwede nang kunin ng may-ari. Okay. Malikabok. Overspray. Kakarawas ko muna bago ko ibigay. Turn over sa kanila. Okay guys. Ito na guys yung finished product. Tay, pati yung cover pa. Oh. Yeah. Passenger side. Rear. Right side. So yeah, rear, left side.